may mga Coco Crunch din sila dito, oh. Hindi ako bibili niyan. Ito lang talagang pinunta ko. Kasi gusto ni Nicole na gumawa ako ng dessert. So, ito yung gusto niya. So, yan lang yung pinunta ko dito. Tapos, syempre, pandesal. Yun lang. Costco na ako, mga kalalabs. Bibili lang talaga ako ng toilet paper tsaka seaweed. Yun lang. Hindi masyadong busy ngayon. Hala, mahal na yung mga chicken breast, oh. Mahal na siya. Dati mura lang yan. Tsaka itong mga to. Like $47 na siya. Ala, mahal na yung mga bilihin. Except this one, 27. Moyorn! Ito, whole chicken naman to. $36. Much better ito, yung bilhin nyo. Kasi tatlong piraso siya. Meron na kayo lahat ng part. So, hindi pa ako bibili niyan. Sa mga susunod na araw na lang. Weekend siguro. So, ayan. Mura yung chicken dito na ito. Ito yung buo. Kasi pag sa other ano kayo grocery store, mas mahal siya. Isang piraso na sa, magkano yun? Less than $20. Hala, ang sarap bumili nito, oh. Crab, $26. Dalawa. Hala, ang sarap bilhin. Yummy, diba? So, hindi pa ako nakatry ng roasted chicken ng Costco. Parang gusto ko siyang bilhin ngayon. And it's only $7.99. Bili ako, try natin. Ang laki pa, oh. Grabe, ang laki. Ang laking chicken to, oh. Mas malaki kaysa sa ano, IGA. Masarap kasi yung kay IGA, eh. Pero try natin to. Baka masarap din. Ayan, buong chicken, $7.99. Luto na yan. Bahay na kami, mga kalalabs. And ito lang yung nabili ko sa Costco. At saka yung toilet paper. Ito, masarap kasi siya. Sabay ko sa pantry pag kaminis ko yung pantry natin. Kasi masyadong maalikabok yung ating pantry. And itry natin yung chicken ng Costco. Roasted chicken. Napakamura. $7.99 plus tax, of course. Malaki siya. Grabe, ang laki nito. And nagre-request si Papa Dib ng ano, munggo. Malang pa naman ako sa kanya. Sabi niya nung nakaraan, nung dumating yan, di ba, nag-request siya ng minestrone. Tapos, kahapon, nagluto ako nung, ano, nung corn na may gulay din. And then, salmon. And then, today, sabi niya, nung paalis na kami dun sa may Filipino grocery store, sabi niya, Beb, can you make munggo? O sabi ko, o sige, gagawa ako ng munggo without ano, yung pork, diba, ginigisan mo yun ng may sahog. And yung ano na lang natin, side na sahog natin is itong chicken. So, I think it will be okay, diba? Sakto, may munggo pa rin ako dito sa bahay. And, pandesal. Anim lang yung binili kong pandesal. Kinain na namin ni Papa Dib yung dalawa. And, kaong. Kasi gusto ni Nicole yung salad na ginawa ko dati. Hindi siya fruit salad. Meron lang siyang ano, ito. Ito lang, pakita ko sa inyo. Ito yung ano ginamit ko, gulaman. Ito ba yun? Ayan, so Mr. Gulaman, ayan. Tapos nilagyan ko siya ng coconut milk. And then, ang gagawin ko sana is para siyang coconut. Kaso nga lang, wala ako nung pang ano ba, pang kayod. Para yung pang kayod ng coconut, wala ako nun. So ang ginawa ko is parang nata di coco. And nagustuhan ni Nicole, sakto meron pa akong cream at saka condensed milk dito sa bahay. So, ayan. Kailangan kong pasayahin si Nicole kasi medyo na-homesick po siya. Namimiss niya yung mga
kalaro niya sa ano, sa Pinas, yung kanyang auntie, mga pinsan niya. So, na-miss niya. Sabi niya, nasa sad lang ako, sabi niya, na homesick siya. So, habang kumakain kami kagabi, sabi ko, bakit ka mukhang malungkot? Na homesick lang ako, mama, sabi niya, kasi mas happy daw sa Pilipinas. Sabi niya, kasi may mga kakilala siya, may kaibigan na siya doon, nung itong last na uwi namin. So, naawa ako sa kanya, kung pupwede lang na, okay, let's go, doon na tayo titira, diba? Hindi naman siya ganun kadali, kasi dito yung buhay namin, dito siya magkakaroon ng magandang education. Even though, sometimes iniisip ko na, sometimes kasi meron siyang nagagawa na hindi tama, and then I feel like, ano, hindi ko siya nag-guide ng bongga, yung parang hindi ko siya napagsasabihan ng bongga. And parang nafe-feel ko na, dalhin ko na lang kaya si Nicole sa Pinas, parang ganun, para doon ko siya, ano, doon muna siya mag-stay, doon muna siya mag-aral. Kasi sometimes nakakalimutan niya na mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Parang nagiging, hindi na siya grateful, mga ganun, parang tinitik advantage niya yung mga bagay-bagay. Iba talaga, iba yung pakiramdam na, ano, kahit ako ah, nanay ako, Pinay ako, so alam ko dapat kung paano siya, alam mo yun. Pero para ako natatakot na magsalita ng hindi, yung parang galit kasi sensitive na yung mga bata ngayon. So, ayun, di ko lang alam. Pakiramdam ko, ako din na-homesick. Parang gusto ko na talaga tumira sa Pinas, parang ganun. So, hindi naman kasi pwede, hindi ganun kadali. Siguro pagka, ano na si Nicole, natapos niya yung school, yung ano niya, yung nakagraduate na siya ng, ano, school niya, then pwede na tayo mag-move sa Pilipinas. Pero ngayon, pinag-iisipan pa namin ni Papa din. Hindi pa siya yung ganun kadaling, ano, decision. Medyo nasa 70% kami ng yes and not. So, ayun. Anyway, bumili din pala ako nito, salo-salo na dried herring fillet. Masarap din kasi ito eh. So, masarap siyang i-pair sa kahit na anong, basta may rice ka, tapos lagay mo to, tapos meron kang sawsawan na vinegar, mga ganun. So, oh, where's the car? Okay. You don't want it, yeah? Where did you put it? May nagregalo kay Papa Dim ng karaoke. So, i-ano natin, pakita ko sa inyo. So, ito lang yung mga nabili natin, no? And toilet paper, doon, di ko na. Ang bigat-bigat ng toilet paper. So, I was like, carrying the toilet paper sa, papunta sa parking lot ng office ni Papa Dim. Sabi ko, ang bigat pala dito, hindi ko na-realize. Eh, ganun heavy? Talaga ako eh. Yes, it's very heavy. Mm-hmm. Yeah. Okay, let's show them the karaoke. Show them the karaoke. Pakita natin ang karaoke ni Mr. Okay, kunin ko yung karaoke. Karaoke time, I will party myself. Ayaya. Bigla ang may karaoke tayo, mga kalalabs. Pwede na akong mag-party mag-isa. So, i-unbox natin. Bigay ito ng ano, mga kawork. Hindi pala kawork. Factory ni Papa din. Yung mga in-orderan niya ng mga items na in-order sa amin. So, yes. Oh my God. Mabigat din siya. Ganito yung itsura niya. Di ko alam kung meron ito sa inyo, ha? Diyan sa Pinas. Let me know in the comment section. So, meron siyang dalawang mic. Oh my gosh. Ang bigat ng mic. Holy cow. Hindi to ano, hindi to joke. Ano kaya? Dalawa, mabigat siya. Hala, never pa ako nakahawak na ganitong kabigat na mic. Oh, by myself, wanna be. Oh, diba? Meron na yan. Meron na tayong pang karaoke. Okay. And meron siyang kasamang mga cord, of course. So, hindi ko muna siya tatanggalin. May remote din siya. Stay muna to dito kasi hindi ko alam kung kailan natin ito i-set up. Meron siyang pa-USB kinemi dyan. Kinemi root. And the last one, hindi ko alam kung last one to ah, kasi hindi ko pa to nakita, si Papa Dib lang nakakita nito. Inopen niya na kasi, lang. My gosh, parang pwede na tayong pumunta sa labas at magkanta doon. Oh my God, ang bigat. Okay, let's do this. Oops! Taran! Oh my G. Saan natin ito i-set up? Ngayon, hindi namin alam kung paano to i-set up kasi sabi ni Papa Dim naka-Chinese. Loko talaga to. It's English. English. Ah, yung dito sa may ano niya. Sa mga, hindi okay naman. May power volume.
Tapos, mic. And then, meron naman nakalagay, pero yung mga ano dito, wala. Wala nakalagay na English. Pero pakita ko sa inyo, no, para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So, ito siya. So, meron naman nakalagay na parang nakasulat dito, volume, power, volume, and then ito. Hindi ko lang alam kung ano to. Yan yung problema. Madali na lang to siguro, for sure. Hindi naman siya, ito, mic. Hindi naman to i-ano, diba? Wala siyang cord. It's ano siya? Wireless mic. Wireless mic to eh. Wala naman nakalagay na lagayan ng cord. Wala naman. So, I think, eto, hindi ko alam kung ano to. Para saan? Para saan ka, B? Charger ng mic? Ah, charger ng mic. Okay. So, ito yung manual niya. Ito yung ano. Meron naman siyang ganito, oh. Microphone. Charging. So, meron naman siya dito. No sounds. Ito na yun. Okay. Anyway, pag-aralan natin. Hindi ko alam kung saan ko siya isi-set up. So, ito yung brand niya. Hindi ko alam kung paano niya yan basahin, no? DSL. So, I don't know. Parang Diseli siya or Diesel. I don't know how to pronounce that. But anyway, ayan. Baka meron kayo sa dyan sa Pinas. Pero, napaka-aesthetic niya. Diba? Meron ka ng speaker, meron ka ng mic. Karaoke time. So, ayan. Bongga. And then, meron din silang binigay na tea. Ay, nakalimutan dun sa car. Nakalimutan ko yung tea sa car. Maganda siya. And meron din silang binigay na candy. Lalagay ko dito sa screen. So, naalala ko tong candy na to sa Pinas. Kasi meron din tayo rabbit candy to. So, marami siyang flavor. Hindi ko alam kung ano yung mga flavor niya. Pero yung white na hinawakan ko is the regular na flavor na meron tayo sa Pinas, diba? So, meron siguro siyang caramel, chocolates, vanilla, or something like that siguro. So, ayan yung mga regalo kay Papa Dave. And hoping na magamit natin to sa ating pagkanta dito sa ating tahanan. Isopagus, isopagus. Isopagus. May napapanood akong ano mga kalala din sa TikTok. Isopagus, isopagus. Hindi ko alam kung ano yung lyrics, basta isopagus na lang nasa isip ko. Yun na yun. Isopagus, isopagus. Meron tayong mic na dalawa at tayo ay magkakantahan at magpa-party dito sa ating tahanan. Dahil ang buhay ay ganun lang, dapat masaya dahil tayo ay may esophagus. Dagi. Okay, maglinis lang ako. Hindi, wait. Before ako kumilos ulit dito sa bahay, kailangan ko muna punta ng ano, pet shop kasi naubusan na talaga si Ubi ng pagkain. Dalawa lang yung binili ko nung nakaraan. So, naubos niya ngayon. So, kailangan kong bilhan ng pagkain si Ubi. Dapat mahalin din natin ang ating mga alaga dahil sila ay may esophagus. Esophagus, esophagus. Ang pusa natin ay laging gutom, kaya kailangan meron din siyang special food. Hindi lang puro tayo ang tumataba. Kailangan kasama pati ang pusa. Wow! Bet niyo yun? Ibalik ko to sa ano? Sa box. And then, I will find the place for this. Para happy lang. Pakita ko nga kay Papa Dip tong ano natin. Tong manual. Hala, grabing lakas ng snow mga kalalabs. Oh. Hala, grabe. My gosh. Kita nyo ba yan? Ito yata yung first snow dito sa ano, sa Vancouver ngayong ano winter. Kasi hindi ko nabalitaan na nag-snow nung ano, last year yung December. Eh ngayon lang talaga siya oh. Tingnan niyo. Ang bilis nga eh. Like 10 minutes lang, wala pa yung ano eh, yung mga puti diyan sa damuhan, yung mga ganyan din makikita mo pa, clear pa yan. Ngayon tingnan niyo oh. Diyan yung malalaman na malamig talaga. Kita nyo kanina, di ba, ang bilis magbago ng weather. Kanina, nung ano, nagpunta kami ng Costco at saka bumili ng pandesal, ano naman siya, clear and blue sky, sunny pa, ang ganda ng weather. And now, tignan nyo. Parang ayaw mo lumabas kasi for sure, madudulas ka dyan. So, may nabasa akong post sa, ano, sa Facebook page. So, may warning na kasi na mag-snow. And dito sa Vancouver, madalas, hindi sila handa.
So, supposed to be yung daanan, nilalagyan na ng asin yan. Kasi yung asin, yun yung tumutunaw or lumulusaw sa ice or yung snow. Pero I think hindi sila handa. Wala silang pake sa ano. Wala silang pake sa pangalan nito, sa warning na weather. So, let's see kung ano mangyayari. Kasi 100% yan na sa balita, merong mga nagdudulasang sasakyan or may mga nadulas na tao sa daan. Parang ganun. Ganda ng ano ko, oh. So, na-set up ko na yung aking, ano, yung niregalo kay Papa din ng karaoke. Sir Speaker, kung tawagin, kasi hindi naman siya yung talagang regular na karaoke. So, na-set up ko siya dun sa may ibabaw ng isang speaker namin. So, tignan nyo, ganda ng, ganda ng setup, no? Nagagandahan lang ako. Ang cute. Gubat na gubat yung aking, ano, office area. So, nag-iba ako ng niluto, mga kalalab. So, ito na lang yung niluto ko. Mushroom soup. Ayan. And si Nicole ay kumakain. Nandito siya sa side ko. Ayaw niya magpa-vlog kaya hindi ko na lang siya ipapakita. And then, meron tayong bread dito na nilagyan ko ng garlic. Ito ay sourdough na bread. So, ayan. And then, ito yung dessert. Kinakain na rin ni Nicole. Kunti lang yung ginawa ko. Nilagyan ko lang siya ng Mr. Gulaman na yung puti. Tapos yung kaong na nabili natin. And then, kunting cheese. Cream and then condensed milk na konti. Sakto lang yung lasa, no, be? Hindi matamis. No? So, saktong-sakto. Ayoko rin kasi ng matamis kung magta-try din ako. So, ayan. Okay, shower na lang ako saglit para makapag-relax na tayo. Si Papa din parang ewan. Anyway, mag-movie daw kami, sabi niya. Kaya mag-ano naman ako, maglalagay ako nitong ano, organics na face mask kasi dahil malamig ang panahon, nagda-dry yung skin. So, this one is good. So, lagay natin siya. Oh my gee. Parang mali yung gawa ko ah. Okay. That was nice. Oof. Nilalagay ko to sa ref. Para malamig. Okay. Let's put my mask on. There you go. Mabango to. Iba yung amoy niya. Kasi na-try ko yung isa, yung gray, tapos yung yellow. And this one is the first time na gamit. Mabango siya. There. I-save ko yung ito kasi meron siyang laman sa loob. So, after ko itong ilagay sa aking face, saka ko siya i-apply ulit. So, 15 to 10, 20 minutes to. Naiiwan dyan sa ating face lang. Nakakain na rin si Papa Dave. Ngayon naman, ang gagawin ko is i-check ko yung kitchen. Baka, may susundan na naman akong bakas. Alam niyo na yon. Yung tulo-tulo ng sabaw. Or soup, or yung, ano. Kasi kanina, pagpasok ko dito, yung sink, punong-puno ng balbas niya, sinusundan ko na lang parati yung ano nito, bakas. Bakas ni Papa Dave. Kakaloka. Anyway, I'll be ending my vlog na here, mga kalalab. Sana po, ay, na-enjoy niyo yung vlog. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe, if you haven't yet. I-ring niyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa ating mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalab. Stay safe and always be kind. Bye-bye.